Hindi pwede i-open yung account mo, Facebook mo, YouTube mo, yung mga emails mo without a cybercrime warrant to examine. Hindi pwede na pilitin ka ng isang police, isang NBI agent na i-open yung email mo kasi may tinatawag tayong data privacy. So hindi pwede i-open yung account na yan. Kahit mga messenger mo, hindi pwedeng pilitin kang i-open yan except if there is a cybercrime warrant to examine para i-check yung mga personal data mo sa personal data mo sa system or sa computer. Kadalasang ginagawa yan, Kuya Mark, sa mga scammer, ano? Mga scam, or in fact, kahit mga, yung mga nagpo-post sa mga fake accounts. Hmm. So, pag may cybercrime warrant to examine, pwede ma-check yan. Pwede ma-check yan sa mga, lalo na pag, paano natin i-monitor na yung tao na yan, siya talaga ang owner ng isang fake account, yung mga troll farms, mga ganun. So, cybercrime warrant to examine. Kuya Mark, ano po ba ang cybercrime? Ang cybercrime, crime, criminal, crimen. Cybercrime is a crime. Crime na it involves illegal access, illegal transmittal, illegal manipulation of a personal data, including criminal activities like fraud, theft, yung pagnanakaw, kasama din doon yung tinatawag na cyber libel or distribution of child pornography using internet. Ibig sabihin, itong cybercrime, krimen ito na gumagawa ng internet, ginagamit ang internet, ginagamit ang computer sa paggawa ng krimen. Yun ang tinatawag na cybercrime. Pag na-arrest ako, Kuya Mark, cyber warrant yun, parang ganun. Iba yung cyber warrant kasi iba yung tinatawag na warrant of arrest. Ang warrant of arrest, warrant yan inisyo ng court para arestuhin ka. Iba yung cyber warrant. Yung cyber warrant. O yung cyber warrant, iba yun. Kasi yung cyber warrant of arrest, inaresto ka. Search warrant, isearch yung bahay mo. Search warrant. Yung cyber warrant, iba naman yun. Ang cyber warrant, it is a warrant issued by the court. Court na tinatawag na cyber crime court. Inisyo yan ng court, if there's probable cause, after determination of probable cause by an applicant na nakatas doon lahat ng application, yung mga testimony ng mga witnesses, yun ang tinatawag na cybercrime warrant. Normally, ang cybercrime warrant, dami mga klase ang cybercrime warrant, normally, it involves the access, opening, disclosure of the, or interception of the computer. Ano po ba ang klase ng mga cybercrime warrant? Actually, Lala, there are four kinds of cybercrime warrant. Number one kind of cybercrime warrant, the cybercrime warrant to intercept. Number two, the cybercrime warrant to disclose. Third, cybercrime warrant to examine. And fourth, cybercrime warrant to search or to seize. I repeat that, apat yan. Cybercrime warrant to intercept, cybercrime warrant to disclose, cybercrime warrant to examine, and cybercrime warrant to search or to seize a computer data. Ganun yan. Mga process. Apat. So explain natin kay Mark, yung una, yung cybercrime warrant to intercept. Ang cybercrime warrant to intercept, ito yung warrant na inisyo ng court na it allows yung mga government agencies to listen, to record, to monitor, and to survey your personal data. Your personal data meaning, pag may cybercrime warrant, pwede nang i-check yung computer mo using your system. Pwedeng i-hack yung mga Facebook mo, yung mga account mo dyan, yung tinatawag na cybercrime warrant. It means, a cybercrime warrant issued yan ng court, ang purpose is pwede pakinggan yung pinagsasabi mo sa Viber, sa Facebook, kung kaya sa system ha. If kaya ng system ng Pilipinas about using the technology, kung kaya, ito yung tinatawag na cybercrime warrant. Pwede pakinggan, pwede i-record, pwede i-surveillance, i-monitor ang activity mo sa cyberspace. Yung parang wiretapping, ano? Yes. Wiretapping, but legally. Pero, legally. Legally. Legally, but kailangan kumuha sila muna ng cybercrime warrant sa court. Hindi pwede na pakinggan yung activity mo sa computer, sa mga Viber, sa mga Facebook, sa mga
TikTok, mga ganon, kung hindi ko buha ang government agency ng cybercrime warrant. Siguro kayo, Mark, it matters on national emergency, ano? Parang national concern, yung ganon. Not necessarily national concern. Surveillance. Not necessarily national concern if yung cybercrime warrant, basta may violation ng cybercrime law. Kasi sinasabi ko, yung matatawag na illegal access, may nag-hack sa account mo, pwede, kung sino nag-account na yan, sinong tao na yan, access, yung transmittal, yung manipulation, including sa criminal activities lang yung pagnanakaw through fraud, cybercrime, cyber fraud, or yung tinatawag na cyber theft, yung pagnanakaw, or cyber libel, including yung pag yung tinatawag na distribution of child pornography, kailangan talaga ng cybercrime warrant ang mag-issue dyan ang court. Ano naman po ang warrant to disclose computer data? Okay. Yung warrant to disclose computer data, kailangan, for example, yung court mag-issue ng cybercrime warrant to disclose sa isang government, say that government, like for example, sa isang tinatawag na telecommunication company para makita yung mga numbers doon. Ganon. Cybercrime warrant to disclose. It means to reveal the confidential information. Pag na-issue kasi yung cybercrime warrant to disclose, within 72 hours, kailangan ipalabas na yung mga confidential information. Otherwise, pwede sila maging liable ng contempt of court. Mm-hmm. Yung warrant to examine naman, Kuya Mark, yung examine to computer data. Examine mo yung cyber data ng isang tao, personal data ng isang tao, kailangan i-open yung account mo. Tingnan dyan. Hindi pwede i-open yung account mo, Facebook mo, YouTube mo, yung mga emails mo without a cybercrime warrant to examine. Hindi pwede na pilitin ka ng isang police, isang NBI agent na i-open yung email mo kasi may tinatawag tayong data privacy. So hindi pwede i-open yung account na yan. Kahit mga messenger mo, hindi pwedeng pilitin kang i-open yan except if there is a cybercrime warrant to examine para i-check yung mga personal data mo sa system or sa computer. Kadalas ang ginagawa yan, Kuya Mark, sa mga scammer, ano? Mga scam, or in fact, kahit mga, yung mga nagpo-post sa mga fake accounts. Hmm. So, pag may cybercrime warrant to examine, pwede ma-check yan. Sa mga, lalo na pag, paano natin i-monitor na yung tao na yan, siya talagang owner ng isang fake account, yung mga troll farms, mga ganun. So, cybercrime warrant to examine. Ito yung batas laban sa mga troll, Kuya Mark. Kasama yun. Related to kasi cybercrime warrant. It means yung cybercrime warrant, may hindi pwede kasi, ang purpose kasi dito, MJ, hindi basta-basta tingnan ang email mo, ang messenger mo, ng isang government agency like police, NBI. Hindi pwedeng basta-basta i-open yan without a cybercrime warrant. So yun, ito na tinatawag na cybercrime warrant to examine. To si Ms. Lala, maraming nagkano to, mga trolls, di ba? Napakadami. Tinitroll. Sa SMNI, marami din. Mga nagko-comments na mga hindi naman parang account ng tao yun. Alam mo yung mga walang profile pictures, malalaman mo naman yan . Ay, may mga tanong tayo ngayon sa ating mga text comments line natin ngayon. Mm. From Sander Z, good morning, Mr. Chair. Si attorney. Chair. Ayan. Data Privacy Act number... ano po ang data privacy right na naka-indicate? Okay. May mga data privacy right. Okay. Yung data privacy right, di ba, for example, mag-open ka ng mga website. Example, mag-open ka ng website. Example, banking system. Mm. Di ba, may online banking. May mga pwede kang mag-log doon yung lahat ng mga yung mga personal data mo. But ano yung karapatan mo bilang isang user ng website? Bilang isang user ng isang computer system. Anong karapatan mo bilang isang Pilipino using that computer system, information or communication system? You have the right to inspect. You have the right to access. You have the right to object. May right ka to edit. Hindi pwede na ilagay-ilagay lang. Wala kang right to edit. You have the right to edit. And kung may violation sa data privacy mo, you have the right to demand for damages. Oh, yun yan. Mm-hmm. Since natakal natin kanina yung to intercept, disclose, ano naman po ang warrant to search, seize, at examine computer data? Ang warrant, cybercrime warrant to search or to seize. Ibig sabihin doon, kunin.
hindi kunin yung sistema. Kailangan kunin ang sistema, may control na ang government agency sa email mo. Cybercrime warrant to cease. May control na ang government agency sa Facebook Messenger mo. Cybercrime warrant to search or to cease. Kunin nila. Ibig sabihin, may control na sila sa system mo or yung tinatawag na emails, mga messenger. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang isang government agency, pilitin ka na ibigay yung password mo. Password mo, ano password mo? Tingnan natin yung email mo. Hindi pwede ganun. You should demand a cybercrime warrant because that is in protection of your right to privacy. Yes, parang warrant of arrest. Hindi parang warrant of arrest din yun. Sa bahay ng tao kung wala kang warrant of arrest. Parang bahay yan, but it's actually yung system, yung example, application, Facebook application, YouTube application, bahay mo yan eh. You are the king of the house. You're the king of the house. Yung password mo is your signature. So it means yung password na yan, hindi basta-basta ibigay yan sa isang police, sa isang NBI agent, without a cybercrime warrant issued by the court. Pag nagkamali sila doon, Kuya Mark, technicality, pag ginawa nila yon ng arresting authority, wala na yon. May epekto yun sa kaso. Pwede yan, mga tatawag yan na fruit of a poisonous tree. Ba? You say fruit of a poisonous tree, any evidence obtained illegally cannot be accepted or admitted as evidence in any courts. Dismissible din yun, Kuya Mark. Hindi na tatawag na dismissible, but hindi pwede magamit na evidence yon kung kinuha yung mga ebidensya illegally. Ang tawag doon sa ating saligang batas, fruit of a poisonous tree. Under the exclusionary rule, under the rules of court and under the constitution, hindi pwedeng magamit yan na evidence. Kuya Mark, sino po ba yung may authority to issue a cybercrime warrant? Only the judges. Hindi pwede isang congressman ang mag-issue, mga congressman, hindi easy, pwede. Easy. O mga senador or mayor, hindi pwede. Only ang pwede mag-issue ng cybercrime warrant, only the court, incumbent member of the judiciary. But hindi basta-basta ang isang court mag-issue ng tinatawag na cybercrime warrant, hindi basta-basta. Kailangan muna na may probable cause by the applicant. Kailangan i-prove ng applicant na may probable cause, naka-attach doon yung mga affidavit ng mga witnesses para matatawag na may basihan. Hindi pwede na based lang sa chismis. Kasi uso ngayon, chismis lang, mag-overreact agad. Hindi ganun. Kailangan na it should be based on evidence, based on law, based on jurisprudence. Hindi pwede, parties ka lang dyan, maniwala ka na. Chismis lang doon, chismis lang dyan, maniwala ka na. That's why in the cybercrime warrant, it should be based only on the probable cause. The court of justice or the member of the judiciary can only issue warrant, cybercrime warrant, if there is a probable cause. Paano yung validity, Kuya Mark, ng cybercrime warrant? Ang cybercrime warrant, from the issuance ng cybercrime warrant, valid only for 10 days, then pwedeng i-extend ng another 10 days if there is justifiable reason. So hindi siya pwede na for life yung cybercrime warrant. Ang cybercrime warrant, 10 days lang yan. After that, wala nang validity yan. So, but of course, the applicant can request for another extension of another 10 days. Parang itong clause na ito, Kuya Mark, sa batas, parang kasama rin to sa anti-terror law, ano? Kasi it involves spying on individuals, eh. Lalo parang, na pag pinagduduhan kang terorista. O, parang ganun. Yes. So, parang mag-apply ka ng cybercrime warrant. Hindi basta-basta na kunin lang yung system mo, yung mga emails mo, mga password mo. Hindi pwede basta-basta kunin. Kasi we have the right to privacy. And of course, we need to respect the state or any government agency should respect the constitutional right of every individual. Maakusado ka man, ma-private person ka man, maabogado ka man, may right na may tinatawag tayong constitutional right. And it should be respected. Right? Kasi ang right kasi ng isang tao kasamang MJ, kasamang Lala, kuha niyan, kailangan, that is one of the protection or one of the regulation on the power of the state. Kasi ang ating gobyerno, very powerful. So paano natin i-control yung power ng ating government? Through the Bill of Rights ng every citizen, through the constitutional right, including the United Nations rights a human being as a under the human rights doctrine or human rights declaration. Nakalagay doon, hindi lang sa ating saligang batas, but it is a United Nations and international law to protect the rights of every individual. Pero paano naman po ba magiging subjected ang isang tao sa cybercrime warrant? Ang cybercrime warrant, may tinatawag, masubject siya sa cybercrime warrant, kailangan specific yan.
When you say cybercrime warrant, hindi pwede na general warrant. Specific yan. Si Juan de la Cruz na nakatira sa number 71 San Pedro Street, ano yan, Balugan, Samar. Isa po nakalagay doon. Ibig sabihin, very clear ang sinong tao na yan. And ano yung mga email na i-open, ano yung mga account na i-open, it should be specific. Hindi pwede ang natatawag na general warrant. Bawal yan, it's unconstitutional. Very clear, nakalagay po sa ating saligang batas na a warrant should be specific. A warrant should be, hindi pwedeng general warrant because a general warrant is considered unconstitutional. Mm-hmm.